Nangangailangan po ang Canada ng mas maraming imigrant sa mga... Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. At kung bago po kayo dito, hi! My name is Jane. Kamusta po kayo? Thank you for stopping by. For today's video guys, update ko lang po kayo sa mga sa immigration at saka yung travel updates dito sa Canada. At bago ko po yun ulit simulan, gusto ko po muna ulit magpasalamat sa mga nagtiwala at nag-subscribe po sa aking channel. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe guys, please consider subscribing in my channel at hit yung notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga next video. And yun nga guys, good news. Dahil nangangailangan po ang Canada ng mas maraming immigrant sa mga susunod na taon. Higit po sa 400,000 newcomers ang target na i-welcome ng federal government sa mga susunod na taon or next 3 years. At balik na rin po ang pagtanggap ng bagong immigrants pagkatapos nga po mahinto last year dahil nga po sa pandemya or COVID-19. Malakas din po ang support ng British Columbia at ng Atlantic provinces sa immigration targets na ito guys. And as of July 5 po, lahat po ng fully vaccinated passengers who are exempt from border restriction can now avoid quarantine at hindi nyo na rin po kailangan mag day 8 testing. And for those traveling by air, hindi nyo na rin po kailangan pang magstay sa government authorized hotel dito sa Canada para lang po antayin ang inyo pong arrival test result. But you still have to do pre-arrival or on-arrival testing na kailangan nyo pong isubmit lahat po ng obligatory COVID-19 information sa arrive can bago po kayo mag-travel dito sa Canada. And they will be requiring a paper or digital copy of your proof of vaccination and a quarantine plan. At para po maging considered din kayo na fully vaccinated passengers, kailangan nyo po makareceive ng endorsed dose of a COVID-19 less than 14 days bago po kayo pumunta dito sa Canada. At yung mga vaccine po na authorized ng Canada ay yung mga manufactured po by a company like po ng Pfizer, Moderna, AstraZeneca at yung Johnson or yung Johnson & Johnson. At lagi nyo pong i-check ang webpage ng Canadian government guys para po sa mga marami pang vaccines na pwede po nilang tanggapin sa mga susunod na araw. At ang Canada naman guys, kailangan lagi naman po nilang nire-restore ng travel restriction every month since COVID-19 pandemic. At ang federal government, nire-required po nila ngayon na 75% of Canadians will be fully vaccinated bago po mag-reopen ang borders sa July 21 this year. At 31% na po ng Canadians ang fully vaccinated dito ngayon. At least 76% po ay nakapag one dose na rin by the end of July. At ngayong July 11, nag-fully reopen na po dito sa Saskatchewan. A public health order requiring mask indoors will be lifted. But the government says unvaccinated or partially vaccinated people should still consider face coverings. And last month, Prime Minister Justin Trudeau proposed Canada would lift more travel restrictions very soon. At yung present travel restrictions ngayon guys are set to expire on July 21. So, yun po ngayon guys, yung ating update ngayon dito sa Canada, and sana po nakatulong itong video ko na to at nagustuhan nyo or na-appreciate nyo. And if you do guys, please hit the like button. At kung meron po kayong questions, feedback, or gusto itakal po sa aking mga next video, feel free to comment. I want to connect with you in the comment section. And don't forget to subscribe in my channel at hitin na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga next video. Thank you again guys for watching. See you on my next video at lagi po kayong mag-iingat. Bye!